tropa, kumusta na kayo? Salamat sa pagbisita. Welcome back to my channel, mga katropa. Panibagong vlog na naman tayo ngayon, panibagong Excel tutorial na naman tayo, mga katropa. So, bago tayo mag-proceed sa Excel tutorial, intro muna tayo. So mga tropa, explain ko muna ngayon yung gagawin nating Excel tutorial, mga tropa. Ito ay tanong ni ito yung tanong niya, mga tropa. Ito. Yan, mga tropa. Tinatanong niya kung paano, kung ang gagawin nating formula ay imbes na parang words na present or absent, color yung mag-a-appear. So, ito yung tutorial na gagawin natin para masagot yung tanong niya, mga katropa. So, yun, mga katropa. Bago tayo magsimula, mga katropa, kung bago ka dito, pa-hit muna ako ng subscribe button, mga tropa, sama ng pati notification bell para updated ka sa mga latest vlogs ko. Tapos, hit mo na din yung like button, mga tropa. Then, comment below kung may gusto kang ibang i-vlog natin or may gusto kang ibang Excel tutorial na ipagawa mo saan. Or magtanong ka, mga tropa. Or, kunyari, tingin mo mali yung sinabi ko dito sa vlog na to, mga tropa. I-correct mo ako para ma- tama ko kung ano yung mga pinagsasabi ko. Kasi yung mga sinishare ko sa inyo, mga tropa, ay, yun lang yung alam ko, mga tropa. So, kung mali yung alam ko, pwede nyo ako i-correct. Okay, mga tropa. So, Excel tutorial na tayo. Let's go! So, mga tropa, andito na tayo ngayon sa Excel tutorial natin, mga tropa. So, ito yung ginawa kong data, student, grade, attendance. Kasi nga, di ba, gusto nung tatanong sa atin ay para color na lang daw yung papakita niya. So, mga tropa, paano natin magagawa yun? Ang gagamitin yung formula para doon ay conditional formatting. Ito, mga tropa, conditional formatting. Pero, syempre, hindi lang yung conditional formatting kasi pipindutin nyo siya. Pero, gagawa kayo, mag-create kayo ng sarili nyo formula. Una natin gagawin, kailangan kasi may data ka muna, mga tropa. May date ka na doon titingin yung formula mo. So, ngayon, ginagawa natin tong video na to, Sunday, May 30. So, ayan, mga tropa. Kunyari, sila ay yung mga present. Then, yung mga blanco, sila yung hindi umattend ng klase nyo ng araw na to. So, ayan. So, ayan yung data, mga tropa. Ngayon, kung gusto nyong gawin yung formula natin, pwede nyo kasing unang gawin yung if formula. So, yung if formula, ito, yung mga tropa. Para mas madali yung na-excel tutorial ko na yan eh. So, pwede nyo munang balikan yung if formula na yan. Para malaman nyo, mas maintindihan nyo yung if formula. So, if logical test, if yung C2 is equal to day, okay, today, ngayon, yung date ngayon. Then, ang sasabihin niya, present. Tapos, kapag hindi, yung value if false, absent. Mali pa spelling ko, absent. Ayan, so present. So, drag down natin, or yung autofill. So, ayan, absent, di ba? Yan yung if formula. Pero yung nagtatanong sa atin, ang gusto niya kasi, ay color coding.
So, para mag, paano mag-color siya, so, i-highlight nyo mo yung kung saan nyo gusto yung data nyo na lumabas. Yan, highlight nyo yan. Punta kayo sa conditional formatting. So, sa conditional formatting, sa susunod ko na na vlog, ipapaliwanag itong mga to, yan. Kasi madali lang naman yan. So, dito tayo punta sa new rule. Okay? So, new rule. Tapos, punta kayo sa use a formula to determine which cells to format. So, ayan. So, dito tayo mag-create ng formula. So, una natin gagawin, kuha tayo ng end formula. So, end equal to, open parenthesis. So, yung data natin ay nasa C, di ba? So, C2 is equal to, yung present mo nang gagawin, gagamitin natin mga tropa, is equal to today. So, pag mag-today kayo mga tropa, lagi may open and close parenthesis ha. Kasi pagkawala, hindi niya mababasa yun na date. Tapos, comma, C2 ulit, C2 is not equal to, yung greater than and less than na symbol mga tropa, pag pinagsama mo siya, not equal to na siya. Not equal to nothing. Not equal to nothing. Yung bisabihin, wala. Wala siyang pagbabanggaan. Basta pag dalawang quotation or anong panipi, kung ano man English yung panipi. Yung ganyan, sabihin natin yun. Tapos, close. Then, format. So, fill. So, pagka-absent, i-red natin. So, ayan. So, mali pala ako. So, present pala yung ginawa natin. So, present pala. Sorry, mga tropa. Stop it. Get some help. So, yung formula yung ginawa natin, ulitin natin mga tropa ha. Kasi magulo ako. So, i-highlight nyo to. Tapos, conditional formatting. Tapos, dahil... Meron na tayo, diba, new rule yung pinindot natin kanina. Pero dahil nag-create na tayo ng formula, manage rule. So, sa manage rule, dito nyo makikita yung data na ginawa nyo. So, ito yung formula. Double-click nyo lang siya or pwedeng edit rule. So, kahit island pa, ano. Tapos, ang ginawa natin is end, tapos C2 is equal to day. So, kung today daw, kung today... yung date today ay equal to dun sa kung ano man sinulat nyo sa C2. Then, yung argument niya, yung C2 is not equal to nothing. Ibig sabihin, magko-color siya na present siya. Tapos, yan. Fill niya lang yung color. So, ayan siya. Ayan yung formula natin ngayon, mga tropa. Tapos, kung dahil absent naman, walang color, kung tapos gusto nyo magka-color, conditional formatting ulit, tapos new rule ulit, tapos baliktarin nyo lang yung ginawa nyo formula kanina mga tropa. So, end C2, so kanina equal to today, diba? So, dito naman tayo, not equal to today. Yan. Tapos, then C2 is equal to nothing. Yan. Tapos, format, gawin natin blue pag absent. Okay. So, ayan mga tropa. So, kunyari, lagyan ko dito ng 5:30. Kasi day to day, magiging red siya. Okay? Kita nyo mga tropa. So, ganyan yung conditional formatting mga tropa. So, kung lahat yan lagyan natin ng 30, so lahat siya magre-red. So, kung gusto nyo baliktarin yung color mga tropa, pwede naman. Ulitin nyo lang. So, manage rule, ito. Itong red,
palitan nyo lang siya, format cell ka ulit, tapos blue. Okay. Tapos ito, palitan nyo lang siya ulit ng red. Baliktarin nyo lang. Then, okay. Kaya na siya. So, pagka binura nyo ulit, magre-red lang siya. Hindi siya pwede, hindi siya pwede ng, wala kayong susulat na date kasi wala siyang pagbabanggaan na value kung saan niya hahanapin yung formula niya, mga katropa. So, ganyan lang siya. Hindi siya pwedeng color lang basta. So, kailangan meron siyang pagbabanggaang data bago siya mag-color. So, ganyan yung conditional formatting, mga katropa. So, yung meron pang iba kasi yan yung ibang conditional formatting. Pero, sa next tutorial na natin siya itakel. Sa ngayon, sagutin lang natin yung question ni ma'am. So, ayun mga katropa. So, sana may natutunan kayo dito sa vlog natin ngayon, mga katropa, kahit medyo magulo ako magpaliwanag. I-rewind nyo lang. Balik-balikan nyo na lang yung video, mga katropa, kung medyo nalito kayo. So, basta yung formula nyo dapat, sakto siya doon sa argument na ginagawa nyo. So, pwede nyo yung paglaruan yung mga formula eh. So, hila mga katropa, pahita ko ng like button, mga katropa, kung nagustuhan nyo to. Tapos, comment below. Then, subscribe button. I-hit nyo din pati notification bell para update ko sa mga latest vlogs ko. Then, mga tropa, please follow and like my FB page. And yung link nasa description lalagay ko. Then, yung iba natin mga Excel tutorial, lalagay ko din sa link sa description below. So, para mabalik-balikan nyo din yun, mga tropa. Okay. See you in my next vlog. Always enjoy life because life is short. Bye!